Malinis na ang ating torque drive, ano? In-overhaul ko siya. Papalitan natin siya ng grasa at lininisan natin siya ng CVT. Hindi naman hugasan kahit anong ihugas. Basta huwag niyo po ibababad yung mga o-ring natin, lalo na sa gas, sa Croto or sa gasolina. Kasi pwede po posibilidad na mag-expand yung rubber natin. So mahihirapan tayo magpasok dito or pwede siyang maipit dito. Ano? Pag once na singaw na to, pwede po magsilabasan yung ating grasa. So tamang lagay lang tayo ng grasa. Ito, nalagyan na natin ng grasa yung torque bearing nya, yung mga o-ring nya. So pasok na natin yan. Yan, dadahan. Medyo paikot lang para hindi umipit yung mga o-ring, ano. Ayan, nailagay na natin. Tapos sisipatin yung butas nya, no. Tatlo po yan. So ganito po ang setting nya, no, para hindi tayo mahirapan maglagay ng guide nya. Ito ilalagay na natin. Dapat mas marami ang grasa dapat dito kasi naglalaro to. Po, nalagyan na natin ng grasa. Sunod natin ipapasok ito. Iikutin nyo pababa, ano, baka umipit yung o-ring natin. Iiwasan natin maipit yung o-ring. Paikot po pag ganun lang, ah. Yan. Yan. Ganun paglagay ng holder ng ating center spring. Ito na ilagay na natin, ano. Sunod natin yung center spring. Yan. Tapos ganyan. So, ganyan po a-symbol natin, ano. Buo na po. Tapos, yung sunod, yung nuts. Wala ang nuts. So, itong gagamitin natin na tools. Mano-mano lang. Ayan na, mahigpit na. Tapos na yung pag-assemble natin, ano. Ayan. Ayan. Kunting punas. Tapos. So guys, andyan na po. Malinis na po yan lahat. So yan ang posisyon ng spring natin, ano. Ayan. Nakalagay. Tapos nakaangat tong lock. Para sa ganun. Ayan. Ipapasok natin yan dyan. So lalagyan natin tong grasa. Konti. So, eto, ang gear, para mas maganda, malambot, ikik, lagyan nyo rin to ng grasa, konti. Tapos yung partner nya, eto, lagyan nyo dito grasa. Tapos ito, lagyan nyo ng konting pampadulas. Ayan. Eto, iwasan lang natin lagyan ng grasa, no? Kasi may posibilidad siya dumulas dun. Yan, ganyan po ang posisyon. Iwasan lang natin lagyan ng grasa. Nailagay na natin yung kick assembly. Ayan. Lalagay na natin yung cover nyo. Ay, hindi na. Ayan. Ayan. Ayan na. Lalagay na natin yung maliliit na tornillo. So, ayan. Symbol na natin. So, dito naman tayo. Mili na rin ako ng sliding piece, ano, kasi yung dati maluwang na po siya, ayan, oh. So ito na ang bago, kakabit na lang natin, ayan. So ito, may mga gasgas na rin siya, pero okay pa naman siya, ibalik.
Udah mau ngawin? Kalo ako mo kameraman. Kaya, nakabit na natin. Driving pace. Yan, ipasok niya lang siya sa lock. Yan, tapos pasok niya rin to sa lock. Kabut mo pa lang? Dito ko na naman sabi. Dito na naman. Dito na Pop, yeah, mani popcorn. Ayan. Abot na po siya. Kanina maingay po. Ano ito yung iba dyan magaling? Guys, di ko na lang pinakita yung pagkabit ng ating crankcase. So, ganun lang yung ka-easy pag-assemble natin. So, paano natin i-set up. Tapos, magbibigay lang ako ng konting idea pagdating sa speedometer, pag lumalabas yung check engine natin. Eto. Kasi pagputol natin speedometer sa MXI, automatic po lalabas po check engine natin. Code 51. Pag hindi nyo pinatakbo, pag pinalitan nyo po ng kable, ito yung speedometer, paikutin nyo lang po siya na naka-on yung sosi natin para mawala yung check engine natin. Pero pag kinabit nyo ang speedometer tapos pinaikot nyo na naka-off ang sosi, hindi po mawawala yung check engine natin. Kailangan paikutin natin or ipatakbo natin na naka-on ang sosi para mawala yung check engine natin dito. So ayan po, wala na po siya yung check engine. So pinalitan ko na yung kable niya. So ito ah, kung wala kayong mahanap, kasi medyo mahaba to, ang original ng MXI 125. Kinabit ko dito is Mio Sporty. Parang sa Mio Sporty ang linagay ko dito. So good naman, wala namang problema. Sakto naman siya sa haba. Ayan ah. Kasi bababa pa yung motor nyo, may clearance pa yung kable natin. Mio Sporty pwede po sa MXI. Ito, medyo mahaba ng konti. Pero the same lang po sila. Pagdating dito, and then dito. So, yun lang guys. So, once again, maraming salamat po.